tatlong signs na dapat ka nang tumigil sa pagtulong sa pamilya mo. This is your host, Carl Serrano, ang Real Talk magsalita pero nakakayaman pag inintindi mo yung mga sinasabi ko. Okay, so 3 signs na dapat tumigil ka na sa pagtulong sa pamilya mo. So kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo nang supporta sa pamilya mo pero hindi mo siyempre magawa or hindi mo masabi kasi ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa'yo? Ano lang sasabihin ng magulang mo na wala kang utang na loob? Diba ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak mo, kapamilya mo, wala kang utang na loob, ang sama ng ugali mo, ang samang klase mong anak? Kaya hindi mo magawa. Hindi mo sila mabitawan kahit nahirap ka na. Kahit na yung mga pangarap mo, unti-unti mo nang kinakalimutan kasi napupunta na sa kanila yung mga pangarap mo. Ito na, saksak mo sa bagay. Alam mo deep inside, pero kinukontra mo yung sarili mo dahil nararamdaman mo na para ang sama mong tao. Kahit na iniisip mo pa lang yun, feeling mo ang sama-sama mong tao na hirapang-hirapang ka na bigat ka na sa mga kamag-anak mo, kapamilya mo, mga kapatid mo na sinusuportahan mo para sa mga breadwinners, bigat ka na, pero pag iniisip mo na ayaw mo na, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang silang bitawan, pero kinokontra ka ng konsensya mo kasi feeling mo napakasama mong tao, wala kang kwentang anak. Ano na lang sasabihin ng ibang tao sa'yo? Ano na lang sasabihin ng magulang mo? Ano sasabihin ng pamilya mo sa'yo? Diba? Yan, natatakot ka. Kaya kahit nahirap ka na, gusto mo nang bumitaw, eh sige, kalimutan ko na lang yung mga pangarap ko, suportahan ko na lang sila. Kung hindi ka nila napalaki ng maayos, eh di karma nila kung hindi mo sila tulungan. Bakit? Kasi what if ganito yung scenario? Gusto kong matuto kang mag-isip. Kasi pwede mong sabihin na, hindi, biro anak, tama lang na dapat tutulungan natin yung mga magulang natin. Na naniniwala ako na yung intention mo maganda. Pero what if ganito? Ilagay mo yung sitwasyon mo sa isang anak na inabuso nung magulang niya nung bata pa siya. Physical abuse, mental abuse, emotional abuse. Minumura, sinasaktan physically, binubugbog ng magulang. Ilagay mo yung sitwasyon mo sa kanya. Pinagsasalitaan ng masakit simula bata, pinapahiya. Maglalakas loob ka ba na sabihin mo sa kanya yung ganun? Na hindi, dapat sinusuportahan mo yung mga gumagulang mo kasi utang na loob natin yung buhay natin sa kanila. Eh binubugbog nga siya nung bata pa siya. Minumura siya, pinapahiya siya sa maraming tao, hindi siya pinapakain ng maayos, inabuso nga siya. Hindi mo naiintindihan yun? Eh kung ikaw yung nakaranas ng ganun, kasi ako inilalagay ko rin yung posisyon ko sa kanila, kung ako nakaranas ng ganun, kasi hilingin ko na lang na hindi na nila ako inanak. Kasi bakit pa nila ako iaanak kung ganun lang rin naman palang gagawin nila sa akin? Ngayon, paglaki ko, kung ako yung nandun sa posisyon na yon, hindi ko sila susuportahan. Bakit? Para saan? Para lang masabi na mabuti akong anak? Wala akong pakialam kung anong klaseng anak ang tingin sa akin. Bakit ko gagawin yun? So ilagay mo yung posisyon mo dun sa ibang tao na nakaranas ng ganun bago ka umimik-imik ng mga kabubuhan na yan. Mga bobo! Maganda yung intention mo pero hindi mo naiintindihan yung sitwasyon nila. Kaya mayroong mga exceptions. Hindi ko responsibilidad na suportahan yung magulang ko. Pinili ko lang. So sign number one, kapag ikaw mismo nahihirapan ka na. Lilinawin ko lang ha, bago tayo mag-proceed. Para sa mga breadwinners, especially mga panganay, para sa mga may sarili ng family pero sumusuporta pa rin sa mga kapatid. Yung parents kasi subjective eh, pero yung kapatid para sa akin hindi. Hindi dapat, bibigyan mo lang. Especially kung panganay, ako panganay ako. Kapag ikaw yung breadwinner ng family, tapos ang obligasyon mo talaga, yung immediate family mo syempre. Yung asawa mo, yung mga anak mo, di ba? Baka kasi isipin nyo, di ba? Ito na yata yung sign para bitawan ko na yung asawa at anak ko. Bobo ka kung ganun ang isipin mo. Diba, ikaw yung pumili niyan, lalo na kung lalaki ka, inanakan mo yung asawa mo, di ba? Obligasyon mo talaga yan. Ikaw may gawa niyan. Ikaw pumili niyan. Huwag kayo iiyak. Hindi ka naman nagising isang araw na, may asawa't anak na ako. Anong nangyari? Kabubuhan yun, do. Ang sinasabi ko na dapat mo nang tumigil yung pagtulong sa family mo is yung mga kapatid mo, even yung parents mo, or lalo na kung kamag-anak mo na hindi mo naman talaga supposedly responsibility. Tapos may sarili kang family na sinusuportahan, tapos tutulong ka sa kanila, so hirap na hirap ka na. Yun yung isa sa mga sign na kailangan mo na pag-isipan. No. Nung mga panahon na kumikita ko, okay yung kinikita ko, tapos yung nanay ko naman yung nag-struggle, hirapang-hirapan siya. And na-experience ko na kasi doon yung sobrang hirap kasi nung nag-start ako magnegosyo, pinalayas ako ng second father ko. Dahil nagalit siya sa akin. Kasi nagtatrabaho na ako noon as a service crew, bakit pa daw ako nag-negosyo-negosyo? So, alam niya na hindi consistent yung income ng negosyo. Minsan wala, minsan meron, minsan malaki, minsan maliit. Hindi siya secured. Unlike sa trabaho, umasok ka sa trabaho, kinsena sa 30, sasahod ka. Basta pumasok ka. Tamad ka. So, yun yung perspective niya. Pinalayas niya ako. And then,
Takot na takot ako nun kasi hindi ko alam kung anong gagawin. First time kong mapalayas. And hindi ko na alam kung anong gagawin. Tapos masyado mahaba na yung kwento pero papaikliin ko na lang as much as possible. So let me get this straight. Kasi haba tayo masyado. So fast forward, natutunan ko dumiskarte, natutunan ko tumayo sa sarili kong paa. Kaya dati galit ako dun sa second father ko dahil pinalayas niya ako. Pero later on na-realize ko, buti na lang pinalayas niya ako kasi natutunan ko tumayo sa sarili kong paa. Kasi napalaki nga akong spoiled ako eh, na binibigay lang sa akin lahat. I want it now! So hindi ko alam kung paano suportahan yung sarili ko. Natuto ako based on experience. Natuto akong dumiskarte. Ngayon, bumalik ako sa nanay ko kasi ito yung mga time na nag-struggle siya. Ito yata yung mga panahon na yung second father ko nun is na-aksidente and hindi namin alam kasi nasa ibang bansa siya. Nasa US siya, na-aksidente siya. Hindi nagpapadala, hindi sumasagot sa mga chat. So nag-aala na si mama. So minyan, struggle sila. Kasi yung mama ko, rakitera yun. Napakasipag ng nanay ko. Kasi hanggang ngayon, tatrabaho pa din talaga yun. Bumalik ako sa nanay ko and buti na lang kumikita ako ng okay no, ng mga time na yun. So nakatulong ako and yung mga kapatid ko, na-spoiled din. Nakita ko yung sarili ko sa kanila. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. And ang nangyari, yung isang kong kapatid nun, yung sumunod sa akin, pag hindi siya nabibigyan ng amount na gusto niya, nagwawala siya, nagagalit siya. So nakita ko yung sarili ko, and nakita ko kung gaano nakakairita pala yun. So nabadrip ako nun. Kinausap ko sila, sa harap ng nanay ko, kasi natutunan ko ng pumayod eh, natutunan ko ng magsumikap, paghirapan yung sarili kong pera na hindi lang humihingi. So, nung time na yon sa harap ng nanay ko, pinagmumura ko yung dalawa. Hindi ko sinasabing tama yun ha. Pero nagalit ako eh. Pinagmumura ko yung dalawa, naawa ako sa nanay ko eh. Nakita ko yung perspective na ganun ako dati. So, may halong galit sa sarili ko, galit sa mga kapatid ko, at naawa ako sa nanay ko. Na ginaganon ko pala yung nanay ko dati. Dahil spoiled ako. So, yun, pinagmumura ko silang dalawa. Tapos, sinabihan ko sila na hindi nyo makukuha yung gusto nyo dahil ginusto mo lang, kailangan mo pagsikapan. And dahil minor sila, hindi ko naman sila pwedeng pagtrabahuin, katulad ko na nag-apply sa service crew. So yun, ang ginawa ko sa kanila, kung anong ginagawa ng second father namin sa amin. Kasi yung second father ko ay militar, so pinaglilinis kami ng bahay, pinaglalaba kami, pinagluluto yung mga gawain bahay, wala kaming katulong. So kami yung gumagawa noon, kaming tatlong magkakapatid. And na-realize ko that moment na yun pala yung reason bakit yung ginagawa sa amin yun. Hindi niya kami pinahihirapan, tinuturuan niya kaming matutong tumayo sa sarili naming mga paa. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung second father ko yun. And yung recent video ko ay para sa kanya. Yung success na meron ako ngayon, isa sa pinakamalaking factor. So medyo nagiging emotional ako. Kasi wala na siya, noong 2017 wala na siya. Kaya ako tough love din, pero in-explain ko kung bakit. Kasi yung second father ko na yun, tough love din siya. Dati, minumura niya talaga kami. Actually, hindi tama yun. Hindi ko naman ginagawa sa mga tao yun. Pero yung disiplina lahat na-appreciate ko. So, ngayon, in-implement ko sa mga kapatid ko. Sabi ko, maglinis kayo ng bahay, tsaka nyo makukuha yung baon nyo. Kung magkano yung ibibigay ko, yun na yun. Hindi ka pwedeng magreklamo, hindi ka pwedeng mag-demand. Kasi kung gusto mo mag-demand, magtrabaho ka. Me want more movie. No, oh, we gotta get... You lie! So, talagang tough love yung pinagawa ko sa kanila. And ang intention ko nun ay hindi pahirapan sila. Ang intention ko nun is kung anong intention ng second father ko. Matuto kaming tumayo sa sarili naming paa na hindi lahat ng gusto namin makukuha namin dahil hiningi lang namin sa magulang. Sign number 2, kapag nasa tamang gulang na yung mga kapatid mo o kamag-anak mo para magtrabaho, hindi mo na obligasyon na tumulong sa kanila. Kasi ang sinasabi nila, hindi ko kasi matiis eh. Iyon, wala akong magagawa doon. Kasi sa katulad niya ng sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman trabaho na palitan kung anong ginagawa. Binibigyan lang kita ng option. Kasi itong mga nag-approach sa akin, itong mga may kwento ng ganito, nag-approach sila sa akin kasi gusto nila ng solusyon. Naghahalap sila ng advice. Pero di nila gusto yung advice ko kahit alam nilang tama. Baliw ka yata eh. So sila yung nahihirapan, hindi naman ako. Kaya nga ako, tagabigay lang ako ng advice or yung opinions ko, bigay ko lang sa inyo. Bahala ka na kung paano mo gagamitin yan. So merong lumapit sa akin, maraming beses na to, na hirapang-hirapan na daw siya, di ba? Yung mga kapatid niya umaasa sa kanya, then kulang yung kinikita niya, kailangan niya mag-abroad. Sinabi ko, ilan taon na ba yung mga kapatid mo? Eh mga ano na, hindi na minor, 18 years old and above. Sa kanya umaasa, tapos meron pa, parang naalala ko, mismo yung kuya niya pa. Kuya niya na may sarili ng pamilya, umaasa sa kanya. Stop it. Get some help. Hindi ko maintindihan. So, noong mga time na yon, sabi ko, hindi mo sila responsibilidad. So ngayon, na-realize ko na kaya maraming tao yung hindi nila magawa talagang bitawan kahit alam naman nila yung dapat gawin. Katulad nun, nasa tamang gulang na sila, pwede na silang maghanap ng trabaho. Bakit nakaasa pa sa'yo? Lalo-lalo na kapatid mo may sariling pamilya, aasa sa'yo, bakit? Why? Ang malupit pa nun, katulad ka nung kakilala ko, di ba? Hindi, mas panganay pa sa kanya yung umaasa sa kanya. Kapal naman ang muka. Kapal ang muka nyo. Hinili mo magkaroon ng pamilya tapos iaasa mo sa iba. Bobo pa ba? Hindi ko na dapat tinatanong yun. Bobo talaga. Bakit may aso sa iba? Ba't hindi ka magsumika? Ba't hindi ka kumayod? Bakit hindi ka dumiskarte? Eh, sasabihin na naman ng ibang mga bobo dyan. Hindi, madali kasi sa'yo sabihin kasi ikaw na yan eh. Madali sa'yo sabihin kasi
privilege ka. Mga pambobo na mga dahilan. Mga bobo! Ibig ko sabihin, wala talagang paraan, walang diskarte, ganun. Hindi ko naman sinabi na dapat umaman ka eh. Wala naman ako sinabing ganun. Dumiskarte ka para makapag-provide ka, para hindi ka umaasa sa ibang tao. Dumiskarte ka. Maghanap ka ng oportunidad, huwag kang mamili. Kung mahirap ka, wala kang karapatan mamili. Hindi ka entitled para mamili, mahirap ka eh. Ang sakit mo namang magsalita. Itong sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko rin ito sa sarili ko noon. Noong mga panahon na mahirap ako, narinig ko rin ito sa mga mentors ko. Mahirap ka, wala kang karapatang mamili. Grab mo yung mga opportunity as long as syempre legal. Diba? Kasi baka may mga pilosopo man mo mag-comment dyan na, eto sige, mag-droga tayo, diba? Dapat matutong dumiskarte. Kaso, ang narealize ko, kaya hindi yun magawa ng mga taong nando sa sitwasyon na yun na hindi nila mabitawan. Kasi nga, takot sila sa kung anong isusumbat sa kanila. Di ba? Parang ikamamatay nila yon pag nakarinig sila ng ganun. Ikamamatay mo ba pag sinabihan kang wala kang utang na loob? No. Isipin mo na mabuti, hindi ka naman basta-basta magdidesisyon ng ganun eh. Kasi kung nando ka sa sitwasyon na katulad ng binanggit ko kanina, kuya kita or ate kita, may sarili kang pamilya na pinili mo, ginusto mo yan, tapos iaasa mo sa akin yung responsibilidad, tapos kukonsensyahin mo ako na kapatid kita or kung ano man yung naitulong mo sa akin dati, isusumbat mo sa akin? Yun yung pinakamahirap na part, yung pagdating sa utang na loob. Kailan ba mababayaran yun? Magkano ba yung utang na loob? Diba? Okay lang naman siguro sa simula eh, tinutulungan kita. Pero yung sign number 3, ito na. Abuso na eh. Naging normal na eh. Every month magbibigay ako. Every week magbibigay ako. Bakit? Kasi kapatid kita, kamag-anak kita, pinsang kita, may nagawa ka sa akin dati na 10 years ago na yun. Na isang beses mo lang naman ginawa, dalawang beses mo lang naman ginawa. So hanggat ikaw yung tipo ng tao na natatakot ka sa kung anong sasabihin nila sa'yo, lalo-lalo na kung ang sitwasyon mo may sarili kang ng family, tapos ang nagsasuffer yung pamilya mo dahil kakatulong mo sa kanila dahil ayaw mo makarinig ng masama, eh, hindi na tama yun. Exception, siyempre yung magulang, yung mga kapatid mo, magtrabaho kayo, dumiskarte ka, magsumikap ka. Sasabihin mo na walang oportunidad dito sa Pilipinas, hindi, maarte ka lang. Emotional, damn it! Ang dami-daming oportunidad dito sa Pilipinas. Maarte ka lang talaga. Gusto mo yung maganda yung magiging imahe mo sa mga kasamahan mo na insecure din, katulad mo. Kung mahirap ka, wala ka dapat pinipili. As long as legal, wala kang pipiliin. Didiskarte ka, gagawa ka ng paraan. Kaya nga, bilib ako dun sa mga tao na ano, yung mga nagbebenta sa daan, especially yung mga nasa kalsada na nagbebenta sila. Minsan meron pa ako mga nakikita yung nagbebenta ng furniture pagka bigat-bigat yung dala nila. Yung mga magtataho, di ba? Magbabalot. At least yung mga yun, hindi umaasa sa kahit na sino, nagsusumikap, di nagpipili. Kahit na alam naman nila na mababa ang tingin ng mga tao sa mga ganong klase ng trabaho. Mas okay na napiliin mo na mababa ang tingin sa'yo kaysa naman batugang kang palaasa ka. Anong pakialam mo sa kung mababa ang tingin ng ibang tao sa'yo, at least ikaw nakakapag-provide ka sa pamilya mo. Hindi yung, hindi ko gagawin yun kasi nakakadiring trabaho, mababa ang tingin sa'kin, tapos batugan ka nga, paslupa ka, palaasa ka, pinahihirapan mo ibang tao, pinahihirapan mo magulang mo, pinahihirapan mo kapatid mo para suportahan ka kasi namimili ka ng opportunity. Kapag ang mukha mo, ipapanood nyo to sa kanila kung di mo masabi ito sa kanila. Sabihin mo sa kanila, uy, meron ako napanood na video, ang ganda nun, panoorin mo nga. Doon sa mga kakilala mong ganun, sa mga kamag-anak mong ganun na palaasa, ito pa yung malupit. Pag binibigyan mo, tapos hindi nila nagustuhan, or konti binigay mo, magre-reklamo pa. Mabrag, ganun ka kayaman! Ang sarap hilahin ng bagang yan, no? Ang sarap na sampalin sa ngalangala. Yun yung tatlong signs kapag na kailangan mo na tumigil sa pagtulong sa family members mo. With exemptions, binanggit ko naman, na pagtulong sa pamilya mo, number one is kung ikaw ay nahihirapan na, tapos ang nasasacrifice pa yung asawa mo, anak mo. Number two is kapag nasa tamang gulang na yung mga kapatid mo, kung may mga kapatid mo yung sinusuportan mo, pinsan mo, kung sino man yan. And number three, inaabuso ka na. Alam mo naman kapag inaabuso ka na eh. Ulitin ko, mas importante kung ano yung tama na gawin kaysa sa kung anong sasabihin nila. Kasi kahit ano naman ang gawin natin, may sasabihin pa rin yung mga yan. Diba? Tumulong ka or hindi, may sasabihin pa rin naman sila sa'yo. Yun yung isa sa mga para sa akin ay pinaka-importante skill na kailangan mong matutunan kung gusto mong gumaan yung buhay mo. At lalo-lalo na kung gusto mong umasenso, yung dapat wala kang pake sa opinion ng kahit na sino. Mahirap yung sinasabi ko. Alam ko kasi dumaan din ako sa ganung point. Pero dapat wala kang pake sa opinion ng kahit na sino. At mamimili ka ng mga opinion na pakikinggan mo. Kasi ako may mga pinakikinggan ako na opinion. Opinion ng mga mentors ko na mas successful sa akin na alam ko na maganda yung intention nila para sa akin. Pero kung mahirap, kaibigan ka, mag-anak, kakilala, lalo-lalo na yung mga keyboard warrior, yung mga bobo dyan, mga hampas lupa dyan, wala akong pakialam sa kung anong opinion nila. Wala akong pakialam sa kung anong tingin nila sa akin. Masama ako, mabuti ako. Wala akong pakialam. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com,
So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!